Kagarden, mabuhay! Ako po si Nacel and welcome po sa aking channel. For today's episode ay pag-uusapan po natin si Syngonium Wendlandii. Ito po siya si Magandang Syngonium. But before that, ay meron pa po akong importante sasabihin sa inyo kasi po gumawa na po ako ng mga short videos para po sa YouTube Shorts and I know ay familiar na po kayo doon. Yun po yung mga videos na 60 seconds or less na minsan wala po tayong sinasabi doon kundi meron lang po tayong pinapakita doon. By now ay nakagawa na po ako ng dalawang short videos kasi po nakakatulong din daw po yun para po sa ating channel growth kaya sinubukan ko na rin po siya. Pero yun nga lang is lumalabas din po pala siya sa ating channel as a regular video. So baka po kung kayo po ay regular na subscriber ko ay baka po aakalain ninyo na nag-iba na po ako ng content. Hindi po. Ganun pa rin po yung content natin. Yung mga short videos ay mga additional videos lang po yun. And I will try as much as possible na makagawa pa rin ako ng mga regular videos, 2 to 3 videos a week. So yun po yung aking goal and of course I'm still hoping na mapapanood nyo rin po yung aking mga YouTube Shorts. And hindi rin po ako masyadong sigurado if na-feature na po sila ni YouTube kasi sa dinabi-dami po ng mga videos ay pipili lang po sila doon kung alin po doon yung ilalabas nila doon sa YouTube Shorts. But I'm still hoping na mabigyan po tayo ng slot para po doon. Anyway, magpapatuloy na po tayo sa ating video for today. So, let's talk about Syngonium Wendlandii. Ito po siya, napaka-slow growing po siya na Syngonium kasi meron na po akong about mga 5 varieties ng Syngonium dito po sa aking garden. And then ito po siya yung pinaka-slow growing. Ayan po siya. Nasa full shade lang po ito siya. Hindi po siya nakaka-tolerate ng sun kasi masusunog po yung mga dahon niya. And since nabili ko po ito siya, ay nanganak ko siya ng isa lang. Ito lang po yung anak niya, kaya magre-repot po tayo ngayon and also mag-propagate along with the care tips na akin pong isi-share sa inyo. So, ito rin po ang improvement niya. Meron na po siyang ganito. Kaya maganda po pala siya na nagawin natin parang hanging plant na ilagay po natin siya sa planter na yung nakahang. Kasi ayan, magandang tingnan yung kanyang vine na tumutubo. Super cute. Tsaka ibang-iba po siya doon sa ibang Syngoniums kasi yung vine niya is napakaliit. Ayan. See? So liit ng kanyang vine. Unlike this other one, ito po siya si Syngonium Ghostfoot yata to. I'm not so sure sa name po niya. Basta ito po siya kung makikita po natin. Ito po yung vine niya. And ayan, oh, mataba po yung vine niya. Mataba po siya. Ayan. Pero this other one is payat po siya. So yun, ang slow growing. So ang gagawin ko po ngayon is, i-re-repot ko po siya kasi naputol na po yung ugat niya dito dahil lumabas na po siya. Kaya naputol lang dahil tinanggal ko dun sa akin pinaglagyan. So pwede po itong ma-propagate through division, yung i-subdivide po natin dito and then also here sa vine po niya. Ayan, ikakat po natin yung vine niya. Ito pwede na siguro to kasi medyo malaki-laki na pero itong isa parang hindi pa. Then meron na po din siyang bagong vine. Ayan. So atin na po siyang tatanggalin sa kanyang paso and parang mahihirapan po tayong itap ito kasi semento po yung paso niya eh. Nabili ko lang po ito ng 50 pesos dati. Mga matagal-tagal na rin to sa akin. Siguro mga ilang buwan na ba? 7 months siguro? Parang ganun po. So, kailangan lang siguro natin i-guide siya dito sa gilid. Kasi medyo mahirap po siyang tanggal. Ayan. Parang matatanggal na po pala. So, ayan. Ang dami na pala niyang ugat dito.
So siguro kung malaki lang tong pot niya ay malaki-laki na din to siya. Kasi ang dami na po niyang ugat, oh. Kaya lang siguro napaka-slow ng growth niya dahil nagiging limited yung space ng pag-expand ng mga roots niya. So dito natin siya tatanggalin itong isang to kasi nakahiwalay na eh. So tatanggalin lang po natin ito. Okay, ayan. I have one. And this ay siguro puputulin din natin ito. Medyo malaki-laki na. Parang may aphids pa. May maputi eh. I'm not so sure if aphids ba yun. Anyway, ito tatanggalin din natin to. Ayan, kasi meron na po siyang ugat. So, pwede na po siyang tatanggalin natin. So, ayan. Meron na po tayong dalawa. Ito rin siya. Ang alam ko, pwede na itong putulan dito. Pag, ayan, may namatay na pala na stem. Siguro, ano, baka ito yung pinaka-mother nila dahil sa matanda na ay namatay na. Pero parang may pagka-green pa siya dito. Ayan. So, baka may tutubo pa dito. So, hindi ko na lang muna yan tatanggalin. And ito po sila. Ito po ay atin na lang po silang i-divide kasi pareho na po silang mga malalaki na. So, i-divide na lang po natin sila. Ayan. So, sa care tips po nito ay again full shade, bawal po siya sa sunlight, bawal po siya sa direct sunlight kasi nasusunog po yung kanyang mga dahon. And well-drained soil tsaka moist na soil gaya po na ibang mga syngonium, yun din po ang kanilang gusto, yung well-drained na soil. So, mahaba na po yung kanyang mga ugat pero hindi na lang po natin sila puputulan. So, ito. May bago na naman po pala dito. Parang bagong baby. Bagong baby yata to. This one. Doon. So I guess pwede pala natin putulan tong ugat niya kasi ang daming ugat dito na bago. So puputulan na lang po natin tong mga lumang ugat. Kasi nagpo-produce naman po siya ng mga ugat dito eh. Habang umaakyat siya, nagpo-produce po siya ng bagong mga ugat. So tatanggalin na lang po natin tong siguro itong mga luma na lang. Ito parang bagong ugat po to eh. Kasi medyo parang fresh pa siya. Ito sila ang ating tatanggalin. So, ayan. Tsaka maganda din na ipe-fertilize din to si syngonium para mas mabilis pong lumaki. Pwede din po to si syngonium pang indoor. In fact, maganda po siyang pang indoor dahil
nag-a-absorb din po siya ng mga toxic chemicals sa ating paligid. So ito, tatanggalin ko na lang siya kasi parang ang pangit din niya eh. Parang luma na po siya. Siguro mga ka-garden ay ito po yung pinaka mother plant nila. So tatanggalin na lang natin. So tatanggalin natin ang ibang mga lumang ugat. Ito din, pwede na rin natin tatanggalin kasi meron po siyang bagong mga ugat dito. At dahil mga maliliit pa po itong mga to, ay sa maliit na paso rin natin sila itatanim. Saka na natin sila ililipat pag medyo malaki-laki na po sila. So. Ito po yung pinutol natin. And then meron pa rin po pala siyang kasama na maliit. Ayan. Tatanim na lang po natin siyang ganyan dito para ito ay tumubo na rin, magiging upright din to siya pag lumaki na. What's going on? Biglang nawala. Sana yung isa kailangan nakali. Ayan. Ang hirap pala magtanim ng maliit. So, kailangan nakalitaw itong isa kasi pag nasa ilalim siya baka po kasi magrat, malalanta po siya. So, ayan. Ito po yung isang maliit. Ayan, pag lumaki ito, tatayo din po siguro ito. Ayan. Ang ingay po ng aking mga manok, ayan po sila. O, hindi ko po alam kung, ayan. Bakit siya nagaganyan? Magnanay po yan. Oh, siya nga po pala, kung bago pa lang po kayo sa channel na to, ay mag-subscribe na po kayo para po updated kayo sa ating mga gardening tips and hacks. And pindutin nyo na rin po yung notification bell para po ma-inform namin kayo kung mayroon na po kaming bagong videos. And also, yun sa ating mga YouTube shorts, kung mayroon tayong mga kailangan, mga halaman na kailangan ng mga updates, doon na lang po ako mag-a-update. Tulad po nung mayana ako na nag-propagate. Ipapakita ko po doon yung update kung kumusta na po yung mga buto ng mayana na ating itinanim, kung success ba siya or failure po ba. So ito po sila, and pagkatapos ay atin pong didiligan. Hindi ko po to diniligan kanina para po hindi po basa yung kanyang soil pag tayo ay nagpropagate. So ngayon na po natin siya didiligan.
At saka kailangan din po na after nating ipropagate ay nasa lilim lang po natin ilalagay. Talagang full shade lang po siya, hindi dapat po naarawan. And kung medyo ay okay na, pwede na meron siyang partial sunlight. Pero morning sun lang po or late afternoon sun. And isa po palang katangian nito ni Syngonium wendlandii is ito pong kanyang dahon ay para po siya nung sa ano, black velvet alocasia. Kasi para po siyang velvet yung dahon niya, tsaka yung mga white niya ay dito lang po sa gitna. So ayan, parang velvet siya. Unlike po dito sa isang Syngonium natin na ayan, parang shiny yung dahon. Ayan, parang shiny yung dahon dito. Tsaka napakabilis pong tumubo nito. Unlike this ano Wendlandii na slow growing po talaga sila. So sana ay nagustuhan nyo na naman po yung ating episode ngayon. And if you do, ay please pakipindot na lang po sa like icon. And maraming salamat po sa inyong panonood. And always remember, gardening nourishes the soul. Until next video po, bye!